Mga kapatid, hindi ho ba doon po sa nagdaang State of the Nation address ni Pangulong Jr. nabanggit niya na dapat daw po ay ibigay na yung pong emergency allowance ng mga health workers natin. Sa gitna po ng banta ng lakas ng ulan, ano ho, at kalamidad, ang ating pong mga bayani na mga health workers ay patuloy po sa paglilingkod sa bayan. Ngayon, meron pong ilang grupo na nagsasabi na sandali lang, sir, no? Ika nga po nila, sa kanila pong inilabas pong pahayag, ano po, wala na nga tayong National Health Emergency Declaration para sa COVID-19. Pero yung pong mga allowance po nila for the period of July to December 2021 and January to December 2022, ano po, at ito nga pong January to June ngayong taon, ay hindi pa na ibibigay ng gobyerno. Diba ho kasi sinasabi din, diba sa actual po na ginagawa ng mga napag-uutusan na masikaso po sa bagay na ito. So let's find out lang po, no? Ang grupo po nila Sally Ehes, ang Pangulo ng Philippine Heart Center Employees Association, ay meron pong hinaing tungkol sa bagay na ito. Ma'am Sally, maganda umaga po. Maganda umaga po, Sir Ted Failon. Kay Chacha. Ayan, si Chacha. DJ Chacha po. Ma'am DJ Chacha po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pag-imbita po sa inyong programa. At salamat din po sa inyo pong panahon, Ma'am Sally. Sige po, Ma'am, hindi ho ba klaro ho naman doon sa zona ho ng ating presidente ang kanyang pangako? And ako, ang aking presumption doon, nando naman po si Ted Erbosa na acting secretary ng DOH, yun ay marching order na. Naggawin na itong release na ito. Ano ho ba ngayong balita sa DOH? Sir Ted Failon, sa amin po, sa kabuuan po kasi, no, hindi lang naman po sa Philippine Heart Center ang amin po ipinaglalaban ng mga beneficyo po, lalong-lalo na po sa health emergency allowance po. Kasi kung tutuusin po, no, kami po dito sa Philippine Heart Center, ang inaantay po namin is ngayon pong taon na 2023. Pero sa pangkalahatan po kasi, Sir Ted Failon, kung titignan po kasi namin, no, mag-pribado at pampubliko at mga sa LGU hospitals po, mga barangay health centers po, marami pa rin po talaga ang hindi nakakatanggap ng benepisyong ito. Simula nung nasabi niyo kanina, July 2021 at maging sa 2022, January to December. At ito pong pangkasalukuyan ngayon po na January to July at January to June 2023. No, Sir Ted Failon, no, totoo po, no, nakakadismaya po sa aming parte na kasi nasabi na rin po kasi ni Pangulong BBM nung nakaraang sona niya na naibigay. At ito lang din po yung kanyang nabanggit, health emergency allowance. No, nakakalungkot po sa parte namin na bagaman nagbibigay na po siya ng direktang direktiba, no, sa DOH, sa pamunuan ng DOH. Still po, no, hanggang sa ngayon, marami pa rin po mga health workers po ang hindi pa rin po nila nararamdaman itong benepisyong ito. Kaya kami po, no, walang tigil po kaming sumisigaw sa kalsada para po maibigay po ng tuluyan ito pong allowance na ito na kung tutuusin nga po, no, nilift na nga po ni Pangulong BBM, ito pong health emergency, endemic na daw po tayo ngayon. Subalit, no, ito pong allowance namin is kailangan po bang mag-antay pa kami ng hanggang kailan, no, yung mga pampubliko at pangpribadong hospital, barangay health workers, kailan pa po kami mag-aantay? Gaano pa po kami kadagal mag-aantay? Yun po yung aming katanungan sa ating gobyerno. Opo. Sige po, so Ma'am Sally, SONA was July 24, ngayon po July 31. Yes, wala bang ano ugnayan si Acting Secretary Erbosa sa alliance para pag-usapan na po ito at magkwentada po kayo? Actually, wala pa po eh. Actually po, may mga lumabas na po na mga pangalan ng mga hospital na actually nabigay na nga po mga DOH hospitals pero iilan lang po sila, Sir Ted Failon, na release na po yung January 2023. Kami po sa GOCC, nag-aantay pa rin po ng order po para sa release ng ito pong anong ito, January 2023. So yun pa lamang po ano ang nagagawa po simula po noong pagkatapos po nung SONA ni Pangulong BBM nung
24. Mm-hmm. No, kaya po, no, nakakalungkot po talaga sa aming parte na mga, sabi niya nga po, 'di ba, paulit-ulit niyang sinasabi tuwing sona niya na mga bayani daw po, no? Mm-hmm. Subalit hindi naman po ito nga, sabi din namin, hindi naman po namin hinihiling sa sambayan ng Pilipino na tignan na bayani. Mm-hmm. Lalo na po yung mga doctors, mga nurses, kami po na mga essential health workers po, no? Opo. Dahil kami po ay nagsiservisyo po sa ating gobyerno. Pusang loob po kami nagsiservisyo nung panahon ng pandemya. Opo. Ang gusto lang po namin, no, ibigay po nila yung kanilang ipinangako. Dahil kung hindi naman po sila nangako tungkol dito sa health emergency allowance na ito at iba pang benepisyo ng COVID, no, hindi naman po kami aasa, di po ba, Sir Ted? Sa kanila naman po ito galing, hindi naman po namin ito hiniling. No, nagpapasalamat din kami dahil nabigyan kami ng ganitong allowance. Pero no, sa salitang emergency po, di po ba, Sir Ted Pailon? Ano po ba ang ibig sabihin ng emergency? Dapat po ito'y agarang aksyon. Pero ano pong nangyari? No? Nakakalungkot dahil dun sa salitang health emergency, hindi po siya naging emergency para sa amin. Opo. Ipon. Ito po ay naging isang, hindi ko po masabi ano pong salita ang pwede kong sabihin para dito sa health emergency na ito. Opo. Nakakalungkot po talaga. Opo. Sa parte po namin. Ma'am Sally, hindi lang po ito pangako, kundi ito ay provision din po ng batas. Yes po. Opo, meron pong kaukulang batas po. Ito po ay batas, Sir Ted Pailon. Hindi po ba? Yes, Ma'am Sally, ehes. Opo. Ma'am Sally, so kung ang inaabangan nyo ay itong Enero hanggang June ngayong taon na emergency allowance na ito, so may utang pa sa inyo magmula noong 2021 ba? Sa amin po dito, sa Philippine Heart Center, wala na po, no? Kasi ito na nga lang po ang inaantay namin itong 2023. Subalit sabi ko nga po, Sir Ted Pailon, ang laban po namin ay hindi lamang po para dito sa Philippine Heart Center, hindi po lamang sa GOCC Hospital, kundi ito po ay sa pangkalahatang mga health workers po, maging sa buong Pilipinas po, Sir Ted, kasi sakop po ang lahat ng emergency ay ang lahat po ng health workers po, di po ba, nitong provision na ito, itong batas na ito. Opo. Kami po ay lumalaban, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para po sa mga kasamahan din namin po, maging sa probinsya, no, opo, na mga hindi po naaabutan nitong health emergency allowance. Yes, ma'am. Opo. Kaya po, opo. No, kahit po kami dito sa heart center, sabihin na natin January to June ang inaantay lang namin. Still po, ang laban nga po namin ay para sa pangkalahatan. Yes, ma'am. Yun, that's really, opo, yan po, loud and clear. Okay. Ma'am Sally, ilang taon na po kayong nurse dyan po sa heart center? Sir Ted Pailon, ano ko lang po, hindi po ako nurse, Sir Ted Pailon. Mm-hmm. Ako po ay isang ward clerk po ako ng isang unit. Opo. Ilang taon na po kayong ward clerk? Sir Ted, since 2009 po ako dito sa heart center po. So most probably. Mga 17 or 16 years na po ako dito sa heart center. Okay, sige po. So ma'am, salamat po na marami sa inyo pong panahon na binigay po sa amin. Kami po'y tatawag sa DOH, ha, para po sa kaukulang follow-up po dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Sabi nga ho ninyo, hindi lang po para sa inyo dyan sa heart center, pero doon po sa mga nasa labas ng Metro Manila, lalo na walang kakayahan din to express themselves, ano po, at marinig ng media ang kanila pong hinaing. Kasi diba po, Sir Ted, hindi po lahat ng mga health workers ay nakakagawa nitong aming ginagawa ngayon na pagrarally, diba? Dahil, siyempre, dahil din po siguro sa kanilang kalagayan, hindi po nila nagagawa. Kaya po kami po inananawagan, hindi lamang po para sa amin, kundi para po sa lahat, sa buong Pilipinas po, na mga health workers. Opo. And maraming salamat po, Sir Ted Pailon, at nabigyan niyo po kami ng panahon para maiparating sa ating gobyerno po ang aming hinaing. Opo. Salamat din po sa panahon at mabuhay po ang inyong hanay. Thank you very much po. Si Ma'am Sally. Mabuhay po ang inyong programa, Sir Ted Pailon. Maraming salamat po ulit. Thank you. Si Ma'am Sally Ehes, ang Pangulo po ng Philippine Heart Center Employees Association. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.